Good day, everyone. Welcome to AH2 Art Appreciation Painting Part 2. So for today's session, I am about to discuss the continuation about paintings, the notable artists, and then the brief history about paintings. So let us now proceed first by commenting our name, course here in section for our attendance. Once again, if you are here today watching our pre-recorded videos, you can input your last name, first name, middle initial, course year, and section for you to be recognized that you are here watching our pre-recorded videos. So if you are done commenting your name, so let us proceed to chapter 2, painting. So part 2, for today's lesson, I am about to discuss the history of painting together with the notable painters and their contributions. So history of painting started with the prehistoric, no, yung mga primitive people, kung saan meron na po palang painting during that time. Followed by Greek period, Romantic period, Medieval period, Renaissance or Renaissance period, Baroque period, Classic period or Classical, Rococo period, Romantic period, Realist and Naturalist period, then Impressionist period, and last but not least, the Modern period. So let us now proceed to the notable artist naman, no? Sino-sino ba sila? So, hindi po muna natin didiscuss to lahat-lahatan dahil tayo ay mauubusan ng oras. Napakarami po ng mga yan. So, para hindi rin po masyadong lumami o dumami yung ating mga re-reviewin. So, kasi kapag diniscuss ko ito, eh, magkakasama na po ito sa ating midterm. So, some of them ay didiscuss natin dahil kilala naman na natin yung iba sa kanila. Pero, iisa-isayin natin sila. So, Alcuas, Francisco, Amorsolo, Fernando, Cabrera, Benedicto R., Domingo Damian, Edades Victorio, Francisco Carlos, Hidalgo Felix, Ang Kyukok, Legazpi Cesar. No, alphabetically arranged po ito, hindi porke nasa unahan ka, ikaw yung pinaka-famous. Juan Luna, or Luna Juan, Luz Arturo, Magsaysay Ho Anita, Malang Santos Mauro, Panansala Vicente S, Ocampo Galobi, Ocampo Hernando R. So punta natin yung mga foreign painter. So mostly yung mga present natin kanina ng mga local painters ay mga national artists. Ibig sabihin, ginawaran po sila ng mga, mayroon silang titulo na kung saan talagang mahirap kunin sa panahon natin ngayon. Ibig sabihin, meron sila talagang napatunayan. Bonarotti, Michelangelo D, Lodovico, kasi alphabetically arranged po siya, no? Yung kanilang surname. Da Vinci, Leonardo, Degas, Edgar, Goya, Francisco, Kandinsky, Wasili, Manet, Eduardo, Matisse, Henry, Monet, Claude, Munch, Edward, or minsan kasi Edward, no? Nagkakaroon tayo ng conflict regarding with the references. Pero among two, Edward or Edward,
Picasso Pablo, Sancho Rafael, Van Gogh Vincent, then Van Rijn Rembrandt. So, punta na tayo ngayon sa history of paintings. Ano kaya yung nangyari sa prehistoric muna? Siyempre, unahin natin yung prehistoric. Kasi doon po nagsimula yung mga sinaunang paintings. Although, wala kasing pag-aaral talaga na kung saan meron sila edukasyon para makapag-aaral sila o para magkaroon sila ng mas malawak na kaalaman, no? Dito kasi sa prehistoric time, nagsimula ang lahat. Na kung saan ang pinakalayunin ng tao ay to survive. Nag-hunting, nag-gathering, na kung saan nabanggit na rin naman natin nung una pa natin lesson or previous lesson na makikita po yung mga patunay na meron pong na unang tao na namuhay sa daigdig, na kung saan pinapakita po nila yung kanilang pagiging artistic in terms of painting sa mga bato, sa mga artifacts, sa mga kuweba, na kung saan makikita natin na pinipreserve din naman ng mga tao na namumuhay ngayon. Na kung saan part po siya ng ating history. So, maswerte po tayo dahil nakikita natin the means of social media. Hindi man natin makakita ng harap-harapan dahil na present na po yung ating camera, mas makikita natin. So, the history of painting spans all cultures and dates back to the time of the prehistoric men who produced their own artifacts. So the Egyptians created paintings to make the burial site, for example, the pyramid for the dead pharaoh, a pleasant place, no? The oldest known paintings believed to be about 32 years old are found at the Grotte Vauvet in France and depict horses, rhinoceros, lions, buffalo, and mammoths. So mostly ganun po talaga sila, no? Mga kahayupan, mga rhinoceros. So papakita natin yung picture about the prehistoric na nakita po nila sa part ng ating mundo na nabuhay sila ng matagal na panahon. Gaya nito, the rhinoceros. Saan kaya siya nakaupit? So yan, hindi na natin kailangan pahabain pa, no? Basta nakita natin, meron tayong example. So proceed tayo ngayon sa peak period. So, sa Greek period naman po, kung mapapansin natin, during the ancient Greece po, meron silang mga kilalang mga painters na kung saan ay hindi po gumagamit masyado ng mga makabagong pamamaraan dahil sumunod nga di sa tinatawag nating prehistoric men, sinundan na po siya ng tinatawag nating mga Griego, mga nakatira sa Greece. Their paintings found in the pottery and ceramics give a glimpse of the way of life of ancient Greece. Yan, mga pottery. Ceramics po yung kanilang mga primary artworks, no, na ipinipaint din po nila, na part din po siya ng what we call the sculpture dahil it is made of stone, then pwede rin siyang made of yung mga anyon lupa, no, then clay, yan, then pinipintahan po nila yan. So some famous Greek painters on wooden panels are Zeus, Parrhasius, and Apelles. So, mapakita natin ngayon kung sino-sino yung mga yan na namuhay sa ating mga nakaraang pamumuhay, no? Si Zeus, Parrhasius, and Apelles, no? Who described as the greatest painter of antiquity for their technique in drawing, coloring, and modeling. So, tingnan natin yung kanilang mga artwork. So, puntaan muna natin yung mga ginagawa ng mga sinaunang Griego, itong pottery and ceramics. Kapag titingnan po natin siya, no, medyo maliliit po yung mga painted doon sa, mas mabosisi po siya kung sa nakikita natin ngayon ng mga paintings sa mga canvas. So pag nakakita po kayo ng ganyan ngayon, tapos original po siya, medyo mahal po ang kanyang presyo dahil antique na po siya. Kung saan, pwede niya na isama yan sa mga collection. Mostly makikita mo yung ganito kapag part po siya ng history natin, nasa museum. Okay, nasa National Museum. Okay, ang tawag po dito sa picture na ito or dito sa ceramic pottery na ito, Hirschfeld Crater, no? By mid 8th century BC from the late geometric period depicting the ephora. So the act of carrying a body to its grave. So National Archaeological Museum sa Athens, mo po makikita yan. Kaya naman, si Athens po kasi ay part po siya ng
Greece. So, yan. Doon po siya, makikita. Until now, nabubuhay pa rin po yan. So, ganun po siya katibay. Zeus, the ancient Greek painter and master of still life. Na nabuhay din po during the Greek period. Master of still life po siya. Ayan. The next is Apelles, antiquity's greatest painter. So, yan po ang kanilang mga title. Oh, kinikilala po silang mga greatest painter. So, kung si Zeus ay master of still life, greatest painter po at antiquity si Apelles. Okay? Punta tayo ngayon sa Roman period. So, influenced by ancient Greek painting, Roman painting exhibit important characteristics of its own. So, these qualities are evident in the only surviving Roman paintings, that is, the wall paintings from Villas and Campania, southern Italy, which can be grouped into four main style of periods. So, titingnan natin. So, hindi lamang po yun. Ayan, dami po nilang mga types of paintings. So, kung titingnan natin sa ating presentation, hindi lamang po siya isa. Okay, iba-iba po ang nilang style. So next, punta tayo ngayon sa medieval period. So we will make it brief lang naman kasi brief type of history lang naman siya. Hindi naman siya kailangan i-broad pa na mas mahaba pa. Kailangan lang natin siya malaman ng pagkakasunod-sunod at ano yung mga possible na merong types of arts during this period. So the Middle Ages saw the rise of Christianity, which brought about a different spirit and aim to painting styles, placing great emphasis on retaining traditional iconography and style. So, nakilala po sa medieval period yung Byzantine painting. So, it has a hierarchy feeling. Icons were and still are seen as a reflection of the divine. Mostly kapag nakakita po tayo ng Byzantine painting, mostly it is somewhat related to religious aspect of the Christian. So, generally, Byzantine arts borders on abstraction as evidenced by its flatness and highly stylized depictions of figures and landscape. So, titingnan natin yung, ayan, gawa po na Pieta by the master of Meresi. Kung titingnan po natin, it is with a flat surface din siya na kung saan ma-consider natin siya as painting. So, kakaiba po yung talagang paggawa nila ng Byzantine painting. So, hindi lang po siya normal na mabibili natin ng mga painting materials. So, iba po ang mga ginagamit nila during that time. So, dati kasi mostly, no, hindi po iisa lamang ang binder, pigment, saka solvent. Magkakahiwalay po yan. So, gumagamit sila ng plaster. For example, sa wall yan inattach, no, plaster glue or nagiging mural po siya. Pero dito dahil sa Pieta, no, so, part po siya ng Byzantine, mostly, hindi lang siya sa wall, pwede rin siya sa mga wooden. Okay, punta tayo sa Renaissance period or Renaissance. Considered the golden age of painting. So, tandaan niyo po yan na si Renaissance or Renaissance period ay golden age of paintings. So, the Renaissance spanned from the 14th through the mid-17th century. So, sino po yung mga sikat na artist ang nakapaloob dito sa Renaissance period? Ito ang mga sumusunod. Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Titian, Paolo Uccello, Fra Angelico, Masaccio, Piero della Francesca, Andrea Mantegna, Filippo Lippi, Giorgio Tintoretto, and Sandro Botticelli. So, kadalasan po sa mga Renaissance period po ay mga Italian painter na kung saan pinapakita po nila yung kanilang mga gustong iparating sa pamamagitan ng painting yung mga pagbabago ng ideas in terms of what we call the science during this period para sa pamamagitan ng kanilang mga artworks. No, dahil nga ay nag-evolve yung painting na meron sila doon, no? At kung saan minsan niyayakap din nila yung mga naunang mga painters na kumbaga kumukuha sila ng idea doon. So mostly kapag mga Italian, magagaling po sila magpinta. So hindi lamang po mga lalaki, pati na rin po babae, meron tayo. Kaya nga nabanggit dito kanina sila Andrea, ayan. So, mga Italian painters, kung familiar po kayo sa kanila, that's good. Okay? So now,
ba natin sila? Ito po, nasa unang picture, ayan po si Leonardo da Vinci. So meron po siyang mga sikat na painting, so hindi na natin iisa-isayin. Pero kilala sa kanya ay The Last Supper, Mona Lisa. So ano pa yung mga kilala kaya sa kanya? So kung gusto niyo mag-comment, pwede po kayong mag-comment para meron po tayong karagdagang ideya. So para hindi lamang po tayo more on discussion. So yan. So dito naman sa pabang bahagi, sa bandang kaliwa, yan po ay si Michelangelo Buonarroti. Si Michelangelo Buonarroti naman po ay kinikilalang magaling sa paggamit ng fresco. Mostly ang mga kanyang mga ginagawa is more on mural painting na madalas natin makikita sa mga simbahan, sa mga basilica. Ayan po, dyan po kilala si Michelangelo Buonarroti. Kagaya ng gawa niyang si The Creation of Man or The Creation of Adam. So ito naman nasa gitna, sino po kaya yan? Sino kaya yan sa tingin natin? Si Oxelio po yan. And then yung nasa last parts po, si Titian. So puntahan natin kung ano yung artwork na nagawa ni Paolo Oxelio. So ito pong The Battle of San Romano. Na kung saan, part po ng Renaissance period, yung fall of Roman Empire na kung saan ipinaint niya po para may portray kung ano po ang nangyari sa ating kasaysayan. So kung bago pa lamang po kayo nanonood ngayon, kung napapanood niyo po ngayon yung ating video, no, kung mayroon pong kayong hindi naintindihan, pwede niyo po yan i-comment, no, or sa ating live session, sabihin niyo po kung ano po yung mga possible na hindi naiintindihan. Medyo static po siya, no, nag-i-stop, no, para po ma ipaliwanag po ng maayos. So, hindi po natin kailangan hanapin pa kung sino yung mga ibang tao na nakapaloob dito, no? Kasi kung iisa-isayin pa natin siya, tatagal po tayo ng tatagal. Okay. Kung major nyo po itong arts appreciation subject, kagaya ng mga Bachelor of PE, na kung saan part po ng board exam nila, so kailangan po nating busisin sa live session. Okay. So, general topic sa mga eduk po, no, pumalabas din po ito. So, The Battle of San Romano, be familiar with their artworks kasi yan po yung madalas na hinahanap. For example, The Battle of San Romano is an artwork of notable artists from the medieval period or Renaissance period. O yan, so ano yung sa tanong, diba? Si Paolo Oxelio yung pwede nating piliin. So, yung ating po magiging quiz, no, kung napapanood nyo po ito, sa mga Monday schedule ng pre-recorded, sa Wednesday po yung ating magiging quiz. So, since po naman ay nausog na yung ating examination week, so sana po updated ang lahat, no? From October 28 to 30, naging ano na po siya, October 29 to 31. So, yan. Dahil yung pang Tuesday po, magkakaroon po tayo ng quiz sa Tuesday. So, yan. So, napuntahan naman natin yung iba. Tapos tayo kay Paolo Oxelio. So, Baroque period. Beginning around 1600 until the last year of mid-century. So, the Baroque period produced paintings with dramatic light and shade, violent composition, and exaggerated emotion. Such work are exemplified by the paintings of Caravaggio, Rembrandt, Rubens, Velázquez, Poussin, Vermeer, Lenain, and Latour. So, tignan natin yung kanilang mga artwork. So, Baroque period. So, pag sinabi yung Baroque period, ang pinoproduce po na painting dito. So, meron tayong mga dramatic light and shade. So, by means of color. No? So, titignan natin sa gawa ni Caravaggio, medyo violently po siyang tingnan. No? Okay. Titignan ni Caravaggio, may handay, unexpected sword wounds, not syphilis. So, ayan ang pinaniniwalaan. Kinamatay ni Caravaggio. Then, Rembrandt, The Anatomy Lesson of the Dr. Nicholas Tulp. No, medyo violent siya na kung saan yung nagiging pinaka-primary source nila yung nakadabir talaga, hindi yung mga, hindi katulad na meron tayo ngayon is, ano po ang mga ginagamit natin para mag-dissect? Mga palaka, ipis, dinadissect yung dilis,
Naniniwala ba kayo, dinadisik yung dilis, hanapin yung puso ng dilis? So, hindi po. Kumbaga yung mga palaka. So, dati po, pinapakita po dito nila Rembrandt, ang totoo po ang subject sa pag dadisek o para malaman po kung ano yung anatomical term na ginagamit sa tao, ano yung mga internal organs, ay tao talaga, mga kadaver naman, kumbaga patay na. So, yan. So, mga criminology, ayan, ganun din ang ginagawa nila. Kadaver, maghahanap talaga sila ng kadaver. So, mayroon nga lang ngayon kasi may COVID, baka mahawaan tayo. So, dapat safe tayo palagi. So, yan. Proceed tayo ngayon. So, nilalakayan ko lamang po para mas makita natin na mas maayos. Okay, mas ma-essential po yung ating lesson. So, tapos na tayo kay Rembrandt. So, punta tayo sa classic period. In the 18th century, the emerged an art style that received the classical art of Greece and Rome in painting, sculpture, and architecture. So, hindi lamang po sa painting. So, pinapaliwanag din po dito na ang sculpture and architecture during the classic period. So, dito po yon mas masadong in-emphasize na mostly for the Greece and Rome po siya. So, in general, the term classical refers to the art of the ancient Greece and Rome. In particular, it refers to the art of Greece of the 5th century BC. So, pag sinabing century, so, ilan taon kaya yan? So, mga 500, ganyan. So, it, 100 times so 5th, di ba? 500. So, it can also mean any art that is based on the carefully organized arrangements of parts with special emphasis to balance and proportion. So, napapakita dito yung elements of visual arts na balance and proportion. So, we have different balance na na-discuss naman natin. Sana po naintindihan yun during our preliminary. So, we have the imbalance or improper balance, then proper balance. So, punta natin yung ilan lang po yung ating maibibigay na example na artist, then yung kanilang artwork. Kasi pag inisa-isa nga natin, paliwanag natin palagi, matatagalan tayo. So, Nicolas Poussin, the abduction of seven women. Kung titingnan natin yung artwork niya, no, in terms of proportion, hindi natin masasabi na kung gaano karami na yung tao niya, no, nagkakaroon pa rin siya ng balance. Or in terms of balance, no, improper balance. So, part po siya ng classic period. Ipunta tayo ngayon sa Rococo period. So, tingnan muna natin yung picture para malinawan tayo. Si Nicolai, ano po yung kanyang artwork? Okay, let's now go back, no? So, i-skip nila lang kung sakaling naka-experience kayo ng medyo matagal. So, history painting Rococo period. So, the period covering the 18th century and following the Baroque period is the Rococo period. So, sumunod po kay Baroque is si Rococo. So, the painting during this period po ay ang characteristic po niya, no? Yung lighter than the of Baroque. Kung nakikita natin yung Baroque, no? Doon po in-emphasis yung balance and proportion. So, dito sa Rococo period, often frivolous and erotic po siya. So, famous among the Rococo painters are the following: Antoine Watteau, Francois Boucher, Fragonard, Giovanni Battista Tiepolo, Thomas Gainsborough, Jean Baptiste Simon Chardin, Simeon Chardin. So, yan po yung mga kilala. So, pero iisa lang po natin papakita natin si Rembrandt, kung nakikilala nyo, The Embarkation for Saitira. Ayan, kung titingnan natin dito, no? Ano ba yung sinabi? Erotic. So, naipapakita po ba? Frivolous. Rembrandt? Hindi natin kinumpleto pa ano, pa hindi kayo mahirapan. Lumabas sa exam yan, no?
Okay, punta tayo ngayon sa romantic period. So the fall of Rococo style gave rise to a new movement which shifted its attention toward landscape and nature, as well as the human figure and the supremacy of natural order above mankind's will. So ito po yung mga kilalang artists during that time. No, marami po dito, no? Si, lalo na to si Jacques Louis David's. Napakarami niya pong artworks na in terms of so dito sa romantic period, no, mostly kung titingnan natin yung mga artwork nila in a realistic way. Siguro sa oil painting. Okay, supremacy of natural order above mankind's will. So meron pa tayo si Jan August. So Jan August Dominic Ingres or Jan Auguste Dominic Ingres. Oh, ito po si Jacques Louis David. Kung matatandaan po natin, si Marie Antoinette. So ito pong pinapakita ka Marie Antoinette. It is a sketch, yes. Pero ano kaya sa tingin nyo yung ginagawa ka Marie Antoinette? So hindi natin in-simplify dun nung una, pero sa tingin nyo, ano kaya yung ginagawa sa kanya? Natural order. Execution. Kaya tingnan mo, nakatali yung likod niya. No? Something meron siyang kailangan pagbayaran. Okay, The Oath of Horati by David Jacques Louis ulit. The Oath of Horati. So, sino po ulit? Si David Jacques Louis pa rin po ang lumikha nito, ang owner or nag-painting nito. Kung titignan natin, in realistic way po yung kanilang pag-paint in terms of methods of presenting the subject. So, ang ginamit po dito mostly is oil painting. Ay, punta tayo doon. So, puntaan tayo sa realist and naturalist periods. So, in the late 1800s, a group of artists actively painted in varying personal styles and were linked mainly by their rejection to impressionism, known as the post-impressionists. They were divided into three groups, no? Dito sa realist, no? Nauna muna si expressionist, pumangalo si formalist, then punta tayo sa realist and naturalist, no? This under the expressionist po, no, pinangungunahan po siya ni Vincent van Gogh. No, kilala na naman natin si Vincent van Gogh, hindi na natin kailangan. Si then Paul Gauguin. Tsaka na po si formalist led by Paul Cézanne, then realist and natural headed by Gustave Courbet. So, dito muna tayo sa realist and naturalist painters or period. So, ito po yung kanyang Katha, The Desperate Man. So, jot down nyo po yung kanilang mga nagawa. And then, under po kaya saan sila? Period. Yun po yung ating isa sa kailangan magawa ngayon. So, tapos na po tayo kay what? Realist. Okay, realist. Kung titignan natin, totoo naman talaga nangyayari ito. Natural pong nangyayari sa tao na nagiging desperate, no? So, pinapakita niya in natural way kung ano yung emotion na dapat maipakita ng desperate man. Yun din yung pinapakita doon sa mismong painting ni Gustave Courbet. Pero kung titignan natin, no, is something like portrait painting. So kung magaling po kayo sa ganyan, no, medyo kikita kayo talaga dyan. Based sa ating pinakasinaunang, ano, sinaunang pagpapaliwanag about portraiture, kumikita po ang tao. At ang mga painters na pinaniniwalaan na notable during that time, at malaking yung mayaman talaga. No? Kaya pumapasok dun sa economic function na profitable po ang mga artist. Okay? Puntan natin yung tinatawag na impressionist period. So in the last half of the 19th century, so a group of painters developed a painting style that tried to capture the quality of lights as it plays across landscape figures. Its followers, no, ito po yung mga yan. Edward Manet, Edgar Degas, Camille Pissarro, Claude Monet. Okay. So Edward Manet, kung titingnan natin yung itsura, ito po siya. So balikan natin si impressionist period. Ayan. So something kapag impressionist, kung natatandaan nyo dun sa ating methods of presenting the subject, ano po yung layunin nila? Ano po kaya yung characteristics na ginagawa ng impressionist painters? Based on that methods of presenting the subject, do you have idea?
Yun nga, di ba sinasabi natin? Impressionism is realism based on the artist's impression. Kaya nga lang, yung ating kulay dito, no, medyo dinidistort ng painters, kung mapapansin natin. Dinidistort nila yung color. Kung papansinin natin, may mga nude painted na babae dito. And then, yung kanyang, sabihin na natin na median, no? Yung kulay ng babae dito sa kulay ng damit niya, so hindi siya proportion. O magkaano po sila, magkasalungat na kung saan. Bakit mo ilalagay dyan yung babae? Nasa dark side siya. So kung titingnan natin ng malayong malayo, hindi natin siya makikita ng mas maayos. So part po siya ng impressionism. Methods of presenting the subject, impressionism. Sana po naiintindihan at hindi putol-putolan natin sa inyo. Okay, next. Si Claude Monique, alam ko na i-discuss nyo na to during your high school, senior high school days. Fourth year kayo or grade 10? Kung hindi ko kung matatandaan ko, no? Diniscuss ko rin ito during my student teaching year. No? Ito po si Claude Monet. Isa po sa kanyang kilalang artwork na kung saan nakapaloob sa kilala niyang art painting, itong sunrise. So, titingnan natin yung kanyang kulay, no? Somewhat related, impressionistic talaga siya, or impressionist in style or methods ng pagpapresent ng kanyang subject. Dahil yung kulay niya, hindi mo mapapansin na yun ba talaga yung kulay na dapat na ginamit doon? So, ayan po. Kaya sa part na impressionism or impressionist period. Ganun pala talaga, no? Meron po na talaga tayong tinatawag na specific na ginagamit during the period of time. So, mostly yun yung pinapakita. Dahil nga nag-evolve ka. Bakit kaya ganun ang nangyayari? Sa tingin natin, siguro dahil nga yun yung uso, yun yung nakikita natin in. Kaya, for example, si Claude Monet, yun yung kanyang style. So, gagayahin natin siya ngayon or kukuha tayo ng idea paano niya na ginagawa yan. Dahil nga sikat siya, so baka tayo ay ganun din ang nangyayari. Kaya, yun ang nangyayari. Kaya, pare-parehas mostly ang nagiging methods of presenting the subjects every period na pinipresent natin. Then, in the early 20th century, avant-garde artists experimented a new styles of formalist painting and such experimentation led to the birth of cubism. So, futurism, distill, and suprematism. So, pag sinabi natin futurism, alam na naman natin kung ano yung futurism, di ba? So, familiar na tayo sa kung anong ginagawa sa futurism. No? Pag sinabing futurism nga ulit, ano nga ulit ang ginagawa ng mga, o may anong methods of presenting the subjects niya, no? Advance mag-isip yung isang painter. So, yun po nangyari. Then, cubism, from the word cubism po, nandun po yung pumapasok yung mga figures, no? Kakaibang figures na ginamit nila. So, distill. How about distill? From the word distill or from the word English word, the style. Ayan. So, painters in this period are the following. So, Pablo Picasso, yan po siya, isa talaga siya sa sikat. No? Kahit na ngayon, mapagmabanggit lang si Pablo Picasso, kilala na sa Robert Delaunay, Sonia Turk, Fernand Léger, and Marcel Duchamp. Ganon din si Marcel, no? Kaso nga lang si Marcel nga kasi ano po yung kanyang methods of presenting the subject. Dadaism po siya. So, punta tayo kay Pablo Picasso. Kung makikita natin, ito po yung kanyang artwork. Les de Moiseles de Avignon. So, ano po yung pinapakita niya dito? Cubism po siya na kung saan yung kanyang artwork ay ano yung character? 5 naked women. So, hindi niya man sinasabi na ito ay mga, dahil nga makikita niyo, hindi naman ganun ka beautiful dahil nga ang kanyang hindi ganun ka titignan natin kung gaano kaganda si babae. Kasi hindi naman siya talagang part ng real world. So part po kasi si cubism once again ni abstractionism. So kaya po mostly kapag tinitignan natin, hindi nangyayari sa totoong buhay or di makikita sa totoong buhay yung mga pinapakita natin dito pagdating dito sa impressionism. Modern style siya, yes. Dahil mga makabago nga sila. Pero yung realism hindi. Okay? Punta tayo sa mga local painters.
Okay, tapos na tayo dun sa ano, binapyawan lang natin. So, pagdating natin sa ating live session, if you have or you want to add something, so pwede na naman natin siyang nagdagan. So, local painters, Alcuas Federico or Federico Alcuas, siya po yung tinatawag nating masters din po ito, no? So, mostly sa maipapakita nating artist dito ngayon, in terms of local, ay mga masters in terms of their medium na ginagamit. So, Federico Alcuas was conferred the Order of National Artist of the Philippines for Visual Arts. Si Alcuas Federico po, hindi lang po siya sikat sa painting. So, ano po siya? In mixed media. Ibig sabihin, kaya niya po sa sculpture, kaya niya sa sketching, painting. Pero hindi naman natin sinasabing lahat ng types or form of fine arts ay kaya niya. Pero, talented po talaga si Alcuas Federico. Ang kanyang skills ay nasa spatial. So, ito po yung isa sa kanyang artwork na Tres Marias. Tandaan niyo po, pag sinabing Alcuas Federico, national artist, ay meron siyang Tres Marias na artwork. Puntahan natin ngayon si Fernando Amorsolo. Masyado na tong ano, bugbog, no? Masyado nang nabanggit yung pangalan niya sa ating discussion. So, yan. Kung mapapansin nyo, Fernando Amorsolo, ipakita natin mukha. Ayan. Ayan po yung itsura ni Fernando Amorsolo. So, ano kaya yung title ng kanyang ginawa dito? Ito po yung Dalagang Bukid. Fernando Amorsolo, May 30, 1892 to April 24, 1972. So at the age of what? Siya na bago naman tayo. So mag-80 po siya. Hindi po siya umabot na 80, 79, no? Ilang isang buwan na lang, no? Hindi pa siya pinabot ng saktong 80. 79 po siya. Mostly conferred the Order of National Artist of the Philippines for Visual Arts. So, mostly si Amorsolo, painting po talaga siya. So, kung napapansin natin, nabanggit na natin na si Fernando Amorsolo, mostly country life po yung kanyang, pinipresent sa kanyang subject. So, in 1972, Amorsolo, a close friend of national artist, Guillermo Tolentino, no, was a portraitist and a painter of a rural Philippine landscapes. He was considered as one of the most important artists in the history of painting in the Philippines and regarded as the father of Philippine realism. So, nabanggit na nga natin, realism po yung kanyang methods of presenting the subject. Ako saan talaga nakikita po natin sa totoong buhay yung mga kanyang pinipresent for his numerous realistic paintings. Now, after his graduation from University of the Philippines, he worked as a UP part-time instructor and a commercial artist. So, ito po si Fernando Amorsolo. Once again, ito po yung isa sa kanyang kilalang artwork na Dalagang Bukid. Dalagang Bukid, 1936. So, hindi naman nilagyan lahat. Bombing of the Intendencia, the Burning of Manila, Planting Rice, the First Baptism in the Philippines, the First Mass in the Philippines. So, siya po ay pinanganak sa Paco, Manila, and nakakuha po siya ng degree in terms of arts, no, sa Liceo de Manila Art School in 1909. So, and he died of heart failure at the age of 79. So, mabata pa po siya nung kumuha siya ng kanyang arts subject, no? Yung degree niya, no? Sa Manila Art School. Next. Yan po, si Katuna, Princess Ordua. So, ito naman po ay si Benedicto R. Cabrera. Ito po ang sikat sa kanyang kawa. Hindi lamang po yan, marami pa pong iba. Okay? The Three Women. Parang something like Tres Marias din siya. So, Cabrera Benedicto, National Artist of the Philippines for Visual Arts Painting. So, bago lang po siya, no? So, nabuhay na po kayo sa era nito nung siya ay ginawa ng sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating mga mostly ang nagagawa niya na yung mga presidente, no? National Artist of the Philippines for Visual Art Paintings in 2006. So, Cabrera also known or aka Ben Cab.
is a Filipino painter noted for being arguably the best-selling painter of his generation of Filipino artists. He exhibited widely in the Philippines and in Asia, Europe, and United States during the last decade of the millennium and reaped many accolades. Yan po si Cabrera Benedicto, no? Profitable po siya sa kanyang painting, nakilala po siya hanggang sa ngayon, no? Si Cabrera Benedicto, or what we call the Ben Cab. So napakita na natin yung kanyang isa sa mga artwork, no? Marami po siyang artwork, no? Binigay lang natin yung iilan para hindi tayo tumagal. Okay, punta tayo ngayon sa gawa naman na ni Damian Domingo. La Sagrada Familia. So si Damian Domingo kasi nabuhay siya sa mga Spanish era pa rin yan, eh. Now, Domingo was the first Filipino painter who specialized in painting. He portrayed, siya po yung isa sa specialist talaga. Ibig sabihin, educated siya in terms of that, no? Professional siya in terms of that. So in terms of painting, he portrayed non-religious themes on canvas and excelled in miniature painting. He was considered as forerunner of the Filipino movement for racial equality and the foremost Filipino painter of the early 19th century. So Sabel, Larawan, Pamilya, Edo, Cordillera, yan po yung mga gawa niya. O titingnan natin sa gawa niya. La Sagrada Familia. Pero sinasabi, no? Na hindi lamang he portrayed non-religious themes, no? On canvas. Pero nakagawa din naman siya pang religious, no? Si Edades Victorio, National Artist of the Philippines for Visual Arts Painting in 1976. Si Edades was a Filipino painter who led the revolutionary 13th Brothers. So marami po siyang kasama, no? To revolutionize, no? Part po siya ng 13, siya po yung isa sa naging leader. O siya po yung naging leader. So Galo B. Ocampo, Carlo V. Francisco, or Carlos V. Francisco, Vicente Manansala, isa sa mga kilalang national painter, Hernando R. Ocampo, Cesar R. Legazpi, Demetrio Diego, Diosdado, Jose Pardo, Ricardo Parungunan, Bonifacio Cristobal, Arsenio Capilli, Anita Magsaysay po. So because Edades pioneered the modernism in the Philippine art scene, he became known as father of modern Philippines. Kasi siya ngayon naging leader. So kaya naman, siya po yung considered as the father of modern Philippine painting. So sana po naiintindihan ba po ako? Kasi medyo malakas ang ulan. Ito po si Victorio Edades. Yan po yung kanyang pinapakitang The Sketch. So So The Sketch, isa lamang po yan sa kanyang sikat na artwork. So sa Edades po, most of his painting po ay pinapakita yung hardship ng Filipino. Then he received the degree of Doctor of Fine Arts. Wow, ang taas po ng kanyang pinag-aralan, no? Honoris causa from the University of Santo Tomas or UST, so where he worked until he retired at the age of 70. So named the National Artist in Visual Arts in 1976. So The Sketch, The Builder's Interaction, De Moisiles Diabaw, Pasaysayan. Yan po yung mga ginawa niya. Next. Okay, so be familiar with their artworks dun sa mga local painters. I'm going to continue this. Part 1 pa lamang po ito dito sa ating notable artist kasi masyado po siyang marami. Kaya inatay ko po siya sa dalawang pre-recorded video. So if you are done watching this, familiar, mag-take down notes po. Some of the information here will be included in our midterm examination. So good luck to your midterm examination. So galingan nyo po. Laban lang. So goodbye. God bless everyone. Thanks for watching and our video, no? Thanks for joining. And then good luck once again to your midterm examination.
Ah,